Apis today. Joseph is here. Nag-ano lang siya, sir. Nag-dayaryo. Naku, hindi niya kaya. Tapos masakit ito. Masakit pa rin. Hindi sumasakit. Yeah, diarrhea. Stomach ache. Pero nag-dayaryo. Diarrhea. Pero mukhang malakas naman, kaya go lang. Go pa din. Kaya yan. Let's do exercise. Okay? Painful. You want a doctor to check this? No. You don't like? At least we know what's happening here. You see, there, it's always painful. It's just a simple injury. It must be healed as of now. See, you can do this. It's tight and it's painful. Can you squeeze my hand? The strongest squeeze. Strongest. Is there pain? No. No. It only start when the yung yun sa swero niya. Hindi, pero nakapag-ano pa kami. Yung ganun pa kami. Hindi naman siya nagreklamo dun eh. Kung bagay yun lang talaga nag-start yan, sir. Just do this up and down motion. Ay, this one. Like this one. Pulling it down. Let's go. Painful? Try it. Just try it, Mom. Okay, do this. Two. David, remember this one? The one has been used to you before. The electricity. The electrical stimulation. Okay, so while you're sitting, you do this for 5 minutes on your shoulder. So, because your shoulder is like this one. I'm gonna put electrical stimulation to help move up. Okay, it's only for 5 minutes while you're sitting. Oxygen. So ayun, kapag kailangan ni Dave, ay pag natutulog si Dave, nilalagyan ko talaga siya ng oxygen. Para medyo kasi nababa yung oxygen level niya. Lalo na may sleep. Sabi ng doktor, may sleep apnea siya. Pero hindi pa naman nagagawa yung test. Kailangan ko pa ng 46,000. Totally, kailangan ko ng 56,000. Kasi 10,000 yung rent ng ambulance. Yeah, sorry. Okay, I'm gonna play it. Katatapos lang ng therapy. Kaya sobrang thank you kay Sir Joseph. This is Sir Joseph yung talagang ano, kahapon kasi. Wait lang! Bakit? Okay, play. Kahapon kasi, tulog lang siya ng tulog. So, ayan. Pansin ko na tulog siya ng tulog. Pero hindi na ako nababother ngayon doon. Kasi nga, sabi sa akin, minsan mas kailangan nila yung tulog. So, ayun. So, okay na. Pero alam ko, may kakaiba. Pero napansin ko, may kakaiba, medyo mahina siya. Eh, 2 days siya nun walang therapy kasi nga, di ba, nagbadyo. So, dapat Friday kasi may therapy siya. So, Sir Joseph kasi, tiga ba ko, nagsabi siya, ma'am, Saturday na lang ako. So, sige, okay lang kasi ngayon sa bagyo. Hindi ba nga? Ano? Friday, ay Thursday, sobrang bagyo. Lalo na nung gabi, lumabas ako kasi kailangan kong bumili ng recharger. Dapat bibili ako ng generator, yung portable. Kasi kailangan talaga namin, lalo na kay Dave. Although nakabili na ako sa Shopee ng mga ilaw, rechargeable ilaw, meron din kami na rechargeable ilaw dito noon, pero hindi talaga tumatagal. Syempre na test ko na. 2 to 3 hours lang. Ilaw lang naman 'yun. Tapos yung electric pan namin, 2 to 3 hours lang din. Although kahit ano siya, solar, syempre bagyo-bagyo, 'di ba? Iba pa rin kasi yung may backup ka na rechargeable, nare-recharge mo talaga sa ano, kuryente. So, lumabas ako noon. Lumabas ako ng alas 4. Sabi ko, 4.
kailangan ko lumabas, bibili. Mag-stock na ako noon ng ano ni Dave, ng kailangan namin, yung gatas, number one gatas, di ba? Kasi kapag nawala ng kuryente, at least, eh, syempre, hindi ko mabiblend yung pagkain, at least gatas. Gatas talaga ako. Tapos, yung ibang gamot niya, lalo na to, ito mga to. Kasi, ito, gamot ni Dave sa, yung nag-seizure siya. Although, ang sabi, dun sa test niya, hindi naman nakitaan na may seizure siya. Pero, sabi ng doktor, hindi man nakita, at least, ano pa rin daw, nangyari kasi. So, parang prevention. Ganyan. Dalawa yan. Isang, eto, si Levetiracetam. Ayan. Tapos yung isa, si Valporic Acid. So, kung alam nyo lang, parang ang bili ko nito, 700 something to. Tapos, eto is nasa 700 din. Tapos, parang sa one week, nakakabila. Ano, pwede na to sa isang linggo. Yan, yung isa. Ang ano ko naman is sa gatas at saka therapy niya. Tsaka yung oxygen. Ayan. Number one sa akin. Kailangan ko gatas, oxygen. Tsaka syempre yung mga gamot. Bumili ako noon. Lumabas ako. Tapos tumina ako ng portable na generator. Ay, medyo mahal. Namamahalan na ako sa 20,000. Kung sa iba wala lang noon. Sa akin medyo mahal yung kasi nga mas may priority ako yung gatas, yung mga yun. Although, ano yun? Kailangan niya yun. Pag nawala ng kuryente. Parang that time, ano, yung pera ko, hindi ako pwede maubusan ng pera kasi nga sa gamot, sa kailangan ni Dave, gamot, tsaka gatas. Sabi ko, sige, rechargeable, ano na lang muna bibiling ko, electric pan. So, kabili ako ng rechargeable electric pan sa SNR kasi maganda yung rechargeable electric pan ko. Papakita ko yung picture dyan. Yun lang, tapos bumili ako ng ibang kailangan para hindi na to kalilalabas, diba? Eh, nangyari, Diyos ko, 2 hours lang, nagpasundo na kasi yung mga kapatid ko. So, sige, sinundo ko na. That time naman is, may caregiver si Dave. Nasa bahay, naka-ano siya. Siyempre, nag-check siya kay Dave. So, okay na ako dun. Kaso, biglang, tumaas agad yung baha. Talagang as in, taas yung baha. Wala na akong madaanan, wala na akong madaanan. Umiiyak na ako, ano na, alas 6 na, tataas na ng tubig. Hindi na kaya ng sasakyan namin. Lalo na dun sa may, ano, papuntang UMC, yung Aguinaldo. Sobrang taas na daw, nasa pabewang na. Eh, yung sasakyan namin, liit lang. Tapos yun dun sa Salitran, ayan kasi mga daanan namin, ganun din. Wala talaga molino, ganun din. So, wala talaga kaming shortcut, as in, wala. Imus, nagbabaha na din that time. May dalawa kong option na pwedeng daanan. Yung Orchard, tsaka Vermosa. Yun. Yung ano nun, pag ako nakadaan doon, Tagos, sa Litran na, pwede na yun, diretso na yun sa amin. Message ako kay Ma'am Rica, kasi tiga doon si Ma'am Rica sa Vermosa. Pero, nag-try kami sa Orchard. Nakiusap ako sa guard, sabi ko, Sir Guard, dyan lang naman po kami sa Salitran. Ang Tagus lang namin, Sir, is sa 2020. Kasi yung 2020, may gate din doon si Orchard. Kasi nga, taga doon kami. Baka naman pwede naman po kami makadaan. May pasyente lang po kami, talaga. Kailangan ko po makauwi. Sabi niya, ay ma'am, di talaga pwede. Ganun. Naiintindihan ko naman yung trabaho nila. Well, hindi naman ako against doon. Pero, yung konti lang na mapagbigyan ka, lalo na kami lang naman, wala kaming kasabay, kumbaga nakikiusap ako, halos ipakita ko na yung sitwasyon doon ni Dave, yun na lang, siguro yung mga ganong part, yung decision na yun ng guard eh, na ano, pagbibigyan ko ba, isa lang naman, tas ni Dave, diba? hindi naman din ginagamit talaga yun, pero that time na, para sa akin, ano na yun, life and death situation, kabado ko kasi nga, dala ko lahat ng kailangan ni Dave. So, umiiyak na ako doon, Sir, sige na, wala pa naman, walang 10 minutes ang drive doon. Pagpasok namin doon, diretso lang yun na yun. Wala pa atang 6 minutes yun eh. Kumbaga, hindi naman, kumbaga, Sir, sige, ano yun na yun, ano, ayaw niya talaga, bawal daw, ganyan-ganyan. Sabi ko, Sir, baka naman pwede mapagbigyan kasi bagyo naman ngayon, disaster naman ngayon, di ba? Ayaw niya talaga. So, wala kang magawa. Yung kapatid ko, si Jack, tsaka si Jano, sabi niya, ate, huwag mo na ipilit, ayaw talaga. So, nangyari,
Nagtry kami sa Burma. Sabi ko, wala na tayong... Kasi kahit yung SM pala-pala, traffic. So sabi ko, wala na tayong ibang chance sa Burmosa na lang. Kahit yung nadaanan na papuntang Burmosa, yung ano, medyo baha, pero kaya pa. Siguro yung baha niya, abot hanggang ano lang naman ng sasakyan. Yung kalahati nun sa may gulong pa. Lahab! Love, let's put the, ano ha? Insulin shot, love, ha? Okay? Good job. Okay, you're good. I worried if you have, ano, fever. Take a rest. I'll give you a look. Let's look your oxygen. Although I hook up your oxygen, but let's see. Inhale, exhale. Okay, you have. Okay. 93. Sa bagay, naka-1 lang naman. Kaya alam mo sa 2. So, ayun. Nangyari. Daan kang Bermosa. Paanuhan na lang. Palakasan talaga ng loob. Daan namin doon. Tapos, yung mga guard doon, sinarahan nila yung way na pwede kaming makadaan. Yung iba kasi nakakadaan doon eh. Dati nakakadaan doon that time. Nung ano naman, nung hindi ka kasi papasok doon sa loob ng mga private houses eh. Kumbaga daan lang talaga siya. Siyempre, naging private lang kasi nasa property din naman nila. Pero may daan doon na papunta doon sa Salitran tapos papunta dito sa Bermosa Road, dito sa May Villar Road. So, ginawa nila, sinarahan nila yun. Sinarahan nila. So, yung mga tao din kasi na may alam ng daan doon, di rin na makadaan. Kasi sinarahan nila. Kahit makiusap kami sa mga guard, nung una, doon sa mga gate guard, ayaw. Ay, ma'am, hindi pwede. Sinarahan kasi. Nagtataka ako. Ito, hindi naman sa pag-aano sa kanila. Sobrang nakakapagtaka kasi. Kung kailan kasi na yung times ng trouble, ay times ng disaster time. Pagtaka lang, no? Ba't kaya talagang sarado? Sobra. Wala naman, kumbaga mga private car naman yung nadaan. Naintindihan naman natin. Pero yung mga ganun naman, may mga guard naman sila. Yung consider lang ba na, sige, pagbigyan natin kahit isang oras yung mga dada. Kasi malaking tulong talaga yun na makauwi sa mga bahay-bahay. Talagang umiiyak na ako, no? Nakikiusap na kami sa guard. Ayaw talaga. Nag-message ako kay Ma'am Rica na ma'am, baka naman pwede magamit ko yung address nyo. Padaan lang. Kaso ang problema pala, yung papunta kasi sa mga private na bahay, okay lang. Pero yung daan, yung parang highway nila, ano ba tawag dun? Yung pinaka main highway, na wala ka naman dun mga bahay dun, daanan lang talaga, mga connecting na daan, sinarahan nila. So, wala talaga kahit anong pagmamakaawa, walang nangyari. And then, siguro, sa panalangin, nananalangin na ako, nung Diyos ko, Lord, sana walang mangyaring masama dun kay Dave. Kahit nasa bahay siya, ganun yung isip ko, sobrang natataranta ako. Kasi hahanapin ako ni Dave, hahanapin talaga ako. Siko, saan makauwi na kami? Please, bigyan nyo naman kami ng daan. Kahit isa lang. Nangyari, may guard na naka-security band na dyan sa Ayala, dyan sa Bermosa. Nagtanong yung kapatid ko sa niya, sir, baka may iba pa naman pundaan papunta ng Salawag. Dadaan lang kami. Baka may iba pang daan. Sabi niya, dyan po. Tinuturo niya yung dinaanan namin. Doon nga sa loob ng Bermosa, yung main highway. Sir, hindi po nagpapadaan eh. Nakasarado eh. Naka-fence. Sabi, ha? Bakit? Hindi rin po namin alam. Ah, ganun ba? Sabi niya nung una. Ah, bakit kaya nila sinara? Ganun din yung isip niya. Hindi namin, sir, alam eh. Kasi may pasyente kami, sir. Stroke yung asawa ko. Kaya bumili lang ako ng gamot tsaka gatas niya. Eh, hindi naman namin. Hindi ko inakala na sa ganung oras
baha agad yung mga dadaanan namin. Wala talaga akong source na madadaanan. Sa ikusa naman lang, mapagbigyan kami. Kahit ngayon lang, kasi may dahilan naman. Hoy, Daddy, ano ba? Para kang tanga. Ayan, tapos nangyari. Sino ba ayaw magpadaan? Sabi ko, yung may guard naman po doon, ayaw niya talaga. Sige, samahan ko kayo. Sa inyo, ganun. Samahan ko kayo. Pagsama niya, kinausap niya yung guard doon, tinanggal yung, ano, yung fence, tinanggal yung pwede namin daanan. Tapos sabi namin, sobrang, sobrang thank you, sir. Malaking tulong. Naiyak na talaga ako noon. Sobrang thank you dyan kay sir. Kaya nag-glide ba ako noon? Kasi gusto ko talaga magpasalamat sa kanya. Napakadali lang ng daan na yun, guys. Ano lang, from doon sa sinarahan nila, doon sa highway na pasalawag, 5 minutes lang, andun na kami. So, sobrang thank you doon. Yung mga ganong kaliit na bagay, malaking bagay yun sa iba. Kaya sana, pag mga may ganon na alam na natin na yung dasma, sobrang bahain na, sobrang baha talaga nangyari. Sana mapagbigyan naman nila yung mga simpleng, simple lang sa iba, pero malaking bagay yun sa amin, na lalo na nai-stranded sa baha. Diba? Yan, konting ano lang, konti, pero haba. Ayun lang yung kwento ko. Then, ayan, sobrang thankful kasi kahit pa paano hindi kami nawala ng kuryente, pero kailangan pa rin maging handa. Diba? Lalo na sa sitwasyon namin. Kaya ayan. Ito, itong pusa na to, ayan, diba, Hudas? Nabi, ikaw talaga yung ano eh, pusang ewan eh. Yung makakainin niya pa yan. Huwag ha. Pasaway ka. Bumili ako nito sa kapitbahay namin. Kasi, tingnan nyo naman yung laman ng rep namin. Oh. Yan ang laman ng aming rep. Ayan. O diba? Magulo yung rep namin, pati ito. Pero halos mga kailangan kasi nito. Ayan. Basta yun yung mga halaman, dito makikita ninyo. Ayan. Okay naman sila. Mas lalo sila nag-bloom. Siguro hindi ko naramdaman yung ulan dito. Yung hindi ko nararamdaman yung ulan at hangin sa loob ng bahay kasi nga kulog kami. Ay may net, tapos yung mga malalaking bahay na tabunan kami. Yan, yeah, malaking bahay yan doon sa diyan. Ito rin may malaking bahay, tapos ito rin na-squarean kami. Kaya parang ano kami, hidden garden, secret garden in name. Ha? Pero ay magkakaroon tayo ng ano diyan ng video kung kamusta yung mga halaman after bagyo, ha? So, ayan. Gusto ko na mag-thank you at yun yung update kay Dave. Pero, kailangan ko pa rin siyang dalhin na pa-check up yung kamay niya kasi masakit. And, ayan, kita-kita tayo sa next na video namin and update, ha? Thank you sa inyong lahat, lalo na kay Sir Imer. Gusto ko lang magbigay ng shout out kay Sir Imer. Kasi, nung that time na nasa SNR ako, hindi sana ako bibili ng rechargeable light. Ng rechargeable electric fan tsaka light. Pero yung bigas siya nagpadala ng bayad sa halaman. Kaya sobrang thank you. Sinave na naman ako ni Lord, ni God. Si Sir Imer ang ginawa niya angel para ma-helpan ako. Kaya sobrang thank you, Sir Imer. At saka sa lahat na nagme-message at nagpipray. Sobrang thank you sa lahat. Kaya ayan sa inyo lahat. God bless, stay safe at see you po sa ating next video. Yeah.